Bago po natin simulan ang kwento tungkol po kay Tari, shoutout po muna sa mga nagpapa-shoutout sa aking video. Kauna-unahan, binabati ko si Nestor Bauyon. Pangalawa, si Pedro Tampos. Pangatlo, si Annalisa Kawakami. Naruto Uzumaki. Mark Anthony Tuson. Renren Alcantara. Aida Aplacador. Jenny Nicor. Marian Ide. Frederick Estacion. Leo Urbano Esnardo Talon. Malidon Asmi. Angelito Barot. Me 26 at si RM Pugoy. Binabati ko po si Dave Bautista, Karen Hupano, Oxford TV, Rain Carl, JD Alejandro, Jason Isbal, Ishikagro, Aliana, Dominic Jersey, Bong Gonzales, Jaymar Singatong, Torquy Del Rio, Mark Isperas, Mark Boy Relanes, sorry po, Art Gel Borja, Jan Mark Rosette, Kaisel Aquino, Joe Anjas, Philip Laquipo Reyes, Israel Importa, Ana Ponaki, Bless Nabaha, Kaiser Amor, Hakuna Matata, Chorix Atribus, Chiro Bautista, Jason Monreal, Maya Lori, Edmar Wigan, Julius Tade, Ray Di Guzman, Jetro Payne, Florencia Di Guzman, Seni Gonzales, Badit 32 Taiwan, Sandra Herrera, Jennifer Senisel, J. Maxi Peñalosa. Binabati ko po si Melvin Rebusora, Ambo Almuhuela, Alisangaw Max, Eliazar Miranda, Jennifer Shields, Irene Laron, Notsky Dagsaan, Jane Cano, Arman Steve Lacamura, JB Bandoha, Snow Yuhina Lee, IB Estandian, David Diaz Jr., Jenny B. Barrientos, Doming Espa, Lourdes de Jesus, Carlo Dolante, Banji Pedrosa. Binabati ko po si Lizelle Ancheta Trinidad, Sandy 07, Jocelyn Leonardo, Miss Ancheta Channel, Katkat Relucio, Mary Beth Cruz, Milagrosa Luc, June Mark de la Rosa Talon, Charlotte de la Cruz, Sunny J. Dumagat, Junri Lanyas Dolores Castilar, Sin Aaron, Kenji Sanchez, Lizelle Argamaso. Binabati ko si Raymond Guapito TV, Anne Nicole Dalla, Oli Roldan, Paul Pamplona, Luz Chua, Ryan Altricismo, Pei Catalan, Malayang Amihan at kay Masusya Ana. Okay, sinyot out ko na po kayo sa mga hindi ko pa po nababate. Mamaya pagka-upload po nito ay magko-comment po ako sa video na to, tapos mag-reply po kayong lahat doon, okay? At lahat po kayo ay babatiin ko. Siya nga po pala, pagpasensyahan nyo na kung medyo may kaingayan dito kasi may nakataling aso sa tabi, aso ng kapitbahay, tapos may maingay na dumadaan. Ayan, kung naririnig nyo po yung tumutunog na yan, yan. Okay, sisimulan na po natin ang kwento tungkol po kay Tari. Magandang araw po muli sa iyo, Commander JH. Nababasa ko po yung mga comment ng iyong listener na nanghihingi ng update tungkol kay Tari. Update ko lang po kayo sa buhay ni Tari. Siya po ay nakahiga na lang dahil mukhang meron siyang nararamdaman sa katawan. Ang kwento po na ibabahagi ko po sa inyo ay kwento lang din ni Tari. Ito po ay nangyari sa probinsya ng Bicol taon ng 1999. Nung mga panahon na ito, si Tari ay pumunta sa Bicol. Bumiyahi siya from Pangasinan to Bicol. Meron kasi siyang kapatid doon at matagal na silang hindi nagkikita nito. Nakatanggap kasi ng mensahe si Tari sa pamamagitan
ng mga nagdadala ng sulat sa bahay ang nakalagay dito sa sulat, kailangan pumunta doon ni Tari dahil ang kanyang kapatid ay merong seryosong sakit. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Tari at agad siyang pumunta sa Bicol. Pagpunta niya rito, hindi niya akalain na meron pala siyang haharapin na matinding problema. Pagdating niya sa bahay ng kanyang kapatid, dire-diretso lang siya dahil nakabukas ang bahay nito. Kuya! Kuya! Andito na ako! Ako to si Ray, kuya! Wika ni Tari sa loob ng bahay ng kanyang kapatid. Sinalubong si Tari ng kanyang pamangkin na bata ang sabi sa kanya nito. Tito Ray! Mano po? Oh, malaki ka na pala! Asan ang tatay mo? Andun po sa kwarto, nakaupo. Ano bang sakit ng tatay? Hindi po namin alam, Tito Ray eh. Oh, sige, pupuntahan ko muna at saka yung nanay mo. Pakisabihan mo na lang na naririto na ang Tito Ray mo. Sige po, Tito Ray. Pagpunta ni Tari sa kwarto, dito niya nakita na ang kanyang kapatid ay meron talagang malalang sakit. Pero sa unang tingin pa lang niya, hindi ito sakit na kayang gamutin ng mga doktor. Kuya, kuya, ako to si Ray. Dumilat ka, kuya, ayos ka lang ba? Pagdilat ng kapatid ni Tari na mas nakakatanda sa kanya, napaiyak pa ito at ang sabi nun, Ray, ikaw ba yan, Ray? Ako to, kuya. Anong nangyari sa'yo? Ibangon mo ako, Ray. Ibangon mo muna ako. Sige, kuya, ibabangon kita. Ano bang nangyari sa'yo, kuya? Base sa kwento ng kapatid ni Tari, yung kanyang kuya, malakas pa ito nung nakaraang araw. Bigla na lang daw itong nahiga matapos ito umattend ng birthdayan sa kabilang baryo. Yung baryo nila ay hindi ko nasasabihin, Commander, pero sinabi sa akin ni Tari kung anong baryo yun. Ayoko na lang sabihin sa'yo at baka sabihin naman ng mga taong mapanghusga ay sinisiraan ko ang kanilang lugar. Kuya, ano bang nangyari sa'yo? Saka, parang ang lakas mo parang nung isang araw ah. Ray, meron akong nakainuman na aswang. Ano? Aswang? Anong ibig mong sabihin, kuya? Huwag mo sabihin niyayanggaw ka nun. Ray, kamutin mo ko. Pakiusap. Sige, kuya. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Maibalik lang kita sa dati. Asan na ba yung asawa mo at gusto kong makausap? Pagdating ng asawa nitong kapatid ni Tari, may kasama pa itong matandang babae. Base sa kwento ng asawa ng kapatid ni Tari, yung babae raw na ito ay albularyo. Nagpatawag na raw kasi sila ng albularyo dahil hindi nila inaasahan na agad-agad ay darating si Tari. Ate, sino ho yung kasama nyo? Ah, albularyo yan. Bakit nagpatawag pa kayo ng albularyo? Eh, alam nyo naman na darating ako eh. Akala kasi namin, Ray, hindi ka agad darating. Eh, ang layo ng Pangasinan dito sa Bicol. Alam mo naman ako, ate. Basta buhay na ng kapatid ko ang nakasalalay. Kahit gaano pa kalayo yan, susuungin ko yan, marating ko lang. Nanang, albularyo daw ho kayo. Ano ho bang kaya nyong gawin? Simple lang, iho. Tumabi ka muna. Ako muna ang gagamot sa kapatid mo. Pag hindi ko siya napagaling, ikaw na ang bahala. Sige po. Sa totoo lang, Commander, nung mga oras na ito ay duda si Tari sa matandang babae dahil para sa kanya, iba ang presensya ng babaeng matanda na ito. Pinanonood lang ni Tari yung ginagawa niya at nung hindi niya magustuhan yung ginagawa ng matanda,
Inawat na ito ni Tari at sinabi niya rito, "Nanang, sandali lang ho. Sandali. Hindi naman panggagamot yung ginagawa niyo eh. Ate, paalisin mo na nga ito. Nanang, pakiusap. Kilala na kita. Okay, umalis na ho kayo. Kung hindi kayo aalis dito, mapipilitan ako." "Mapipilitan na ano? Bakit hindi mo sabihin sa harapan ng kapatid mo?" "Ah, Nanang, pasensya na ho kayo ah, pero hindi ho tama yung ginagawa ninyong panggagamot." "Bakit? Mas marunong ka pa sa akin. Ako ang may hawak ng buhay ng kapatid mo, kaya tumahimik ka na lang dyan." "Oo, alam ko na kayo ang may hawak ng buhay ng aking kapatid. Alam ko naman, Nanang, eh, na ikaw ay hindi basta albularyo. Tamang nasa iyo ang buhay ng kapatid ko dahil nasa iyo yung hawak mong pandagdag sa sakit ng kapatid ko. Alam ko naman, Nanang, eh, na hindi ka basta albularyo. Ikaw ay albularyong aswang, hindi ba? Umalis ka na, Nanang, kung ayaw mong balukuling kita rito sa harapan ng kapatid ko at ng hipag ko. Sige na." "Tandaan mo ang araw na ito, Ray. Magkikita pa tayo." "Mamayang gabi, kikitain kita kahit saang lugar mo gusto. Magkita tayo, tanda, at isama mo kung sino man yung gumawa nito sa kapatid ko. Naiintindihan mo?" "Hanga ako sa katapangan mo. Sige, aantayin kita mamayang gabi sa ibaba ng nakikita mong malaking bulkan. Aantayin kita." "Hindi ako natatakot sa iyo. Lumayas ka na nga." Pag-alis ng matandang babae, agad niyang pinuntahan yung kanyang kapatid. "Kuya, kuya, ayos ka lang ba, kuya?" Ray, yung matandang yun, asawa niya yung gumawa sa akin eh." "Ano? Ate, bakit dinala mo rito yung matandang yun? Yung matandang yun at yung asawa nun ang gumagawa ng hindi maganda kay kuya. Hindi mo ba alam?" "Ray, pasensya ka na. Huwag mong pinagbibintangan yung mag-asawa na yun. Sila ay kilalang albularyo dito. Hindi sila kung ano, Ray." "Yan ang hindi mo alam, ate eh. Tignan mo, si kuya ano nangyari. Ang gamot dyan ay nasa sa kanila lang din. Ngayon, makukuha ko yun kung sila ilalabanan ko." "Ay, naku, Ray. Hindi kita maintindihan." "Sige, ate. Total, wala ka lang din namang maitutulong. Pwede ba? Magluto ka na lang ng pagkain habang ako ay nasa tabi ni kuya." "Mabuti pa nga." "Kuya, huwag kang mag-alala, kuya. Kukunin ko yung gamot doon sa kanila. Wala na, kuya, eh. Huli na akong dumating. Kahit sabihin pa na isang araw lang ang lumipas mula nung nagkaganyan ka, hindi ko na mahahabol sa pamamagitan ng orasyon yung ginawa nila sa'yo. Tumanim na yan sa loob ng katawan mo. Eh, baka mamaya eh, maging aswang ka rin, kuya. Paano ba to?" Matapos nito, Commander, ay dumating yung biyanan na lalaki ng kapatid ni Tari. Gulat na gulat ito sa nangyari. Paano daw nangyari yun e nung isang araw magkasama pa sila ng kapatid ni Tari? Ang lakas pa raw ng katawan nito at hindi mo talaga aasahan na bigla itong babagsak at mamamayat siya ng ganon kapayat. "Tapo! Tapo! Ate, may tao yata." Agad na pinagbuksan ng asawa ng kapatid ni Tari kung sino yung tumatawag sa labas. Yun pala yung biyanan ng kuya ni Tari. Madali itong pumasok sa kwarto at nung makita niya ang kalagayan ng kanyang anak. "Anong nangyari sa iyo? Bakit kabilis mo naman pumayat? Teka, di ba ikaw si..." "Tama! Ikaw nga si Ray." "Opo, ako nga po yun. Nalibot po ako kasi yung kapatid ko eh, may seryosong sakit." "Hindi ko nga rin alam
na meron pala siyang sakit. Eh, hindi ko pa malalaman kung hindi ako pumunta rito. Ano bang nangyari sa'yo, ha, Fred? Tay, napakain ako ng aswang, Tay. Ano? Napakain ka mo ng aswang? Paano nangyari yon? Sandali nga, magkasama pa tayo sa inuman nung isang araw eh. Teka, si... Hindi nasabi ng kanyang biyanan yung pangalan ng aswang dahil ang naaalala nito yung isang matanda na kainuman nila. Tila ba alam ng biyanan ng kapatid ni Tari na yun ang gumawa nito sa kanyang kapatid? Kuya, ano po bang pwede kong itawag sa inyo? Lolo na lang po, pwede ho ba yun? Tatay na lang ang itawag mo sa akin. Yun lang sapat na, Ray. Siya nga ho pala. Pwede niyo ho bang sabihin sa akin yung pangalan nang gumawa nito sa kapatid ko? Alam mo, Ray, eh, mahirap magsalita pero yun talaga ang suspecha ko na gumawa sa iyong kapatid. Ano ho bang pangalan nun? Commander, pasensya ka na at hindi ko pwedeng pangalanan yung gumawa nito sa kapatid ni Tari. Ikaw na ang bahalang magbigay sa pangalan ng matandang lalaki na yun. Okay, bibigyan po natin ng pangalan yung matandang lalaki na gumawa nito sa kapatid ni Tari. Papangalanan po natin siya bilang Tasyo, okay? Ay, tatay, saan ko ho ba matatagpuan yung bahay ni Tasyo? Nang makausap ko siya ng maayos at baka sakaling hindi na kami umabot pa kung saan. Ray, yung mga taong yun ay hindi halatang aswang. Ang katotohanan nga niyan, sila ay madalas mong makikita sa mga handaan. Ipagpatawad mo, Ray, sa totoo lang eh, hindi rin ako naniniwala na sila pala ay mga aswang at nagagawa nila yan sa mga tao. Pero kahit na po, kailangan kong malaman kung saan yung bahay nun. Saka nga pala, kanina ho bago kayo dumating, merong matandang babae na kasama ni ate. Ang sabi gagamutin daw ho si kuya. Kaya lang, sa aking palagay yung babaeng yun eh, asawa yata nung matandang si Pasyo. Ah, ganun ba? Talaga yatang gusto na nilang tuluyan ang aking anak. Yun nga po eh. Commander, lilinawin ko lang sa'yo. Yung biyanan ng kuya ni Tari ay anak ang tawag sa kanya. Baka kasi malito yung mga listener mo kung sino ba talaga ang kanilang anak. Uulitin ko po, yung kapatid ni Tari ay manugang ng matandang lalaki. Okay po? San ho ba talaga matatagpuan yung bahay ni Tandang Pasyo? Eh kung makulit ka lang din naman, Ray, sige. Halika, pupunta tayong dalawa ron. Ay hindi na ho. Ako lang ho dapat at ako naman po ay may kakayanan at hindi ako natatakot sa kanila. Ako na lang po, ituro nyo na lang sa akin at pupuntahan ko po mamaya. Bakit mamaya pa? Eh di ba dapat ngayon na kasi araw ngayon eh. Meron ho kaming usapan nung matandang babae na magkikita kami sa ilalim ng bundok na yon. Bakit? Anong dahilan? Sa palagay ko po, mukhang ito ang paraan para makuha ko sa kanila ang lunas. Ganun ba? Kung ganun, Ray, ay mag-iingat ka. Opo, maraming salamat po, Tay. Nung sumapit ang dilim, unti-unti nang naglalakad si Tari papunta sa lugar na napagkasunduan nila. Makalipas ang 2 oras na paglalakad, narating na ito ni Tari. Ang paligid ay tahimik, walang kahit ano, ultimong mga huni ng ibon ay wala. Hindi gusto ni Tari ang mga ibig sabihin nito. Tapos nun, nagsalita na si Tari dahil meron siyang nararamdaman na kakaiba. Kahit hindi ito nakikita ng normal na mata, yung pakiramdam sa paligid ang sinusundan ni Tari. Andito na ako. Ako kailangan nyo, diba? Magpakita kayo, alam kong andyan lang kayo sa paligid.
Hindi nagtagal ay nakita ni Tari mula sa mataas na puno ay merong lumundag dito at lumilipad ito. Papunta ito sa kanyang kinatatayuan at mabilis siyang dumapa dahil alam niyang dadagitin siya ng malaking ibon na yun. Nagulat si Tari dahil hindi niya akalain na meron pala silang kasama na malaking ibon. Ah! Asan ba kayo? Magpakita nga kayo sa akin. Labanan niyo ako ng harapan. Hindi nagtagal ay merong nakita si Tari. Naglalakad ito papalapit sa kanya. Tila ba alam na niya na ito yung matandang babae kanina. Nung malapit na ito sa kanya, nagwika ito kay Tari ng, "Mabuti at dumating ka. Akala ko bahag ang buntot ng mga taga-Pangasinan." "Paano mo naman nasabing bahag ang buntot ng mga taga-Pangasinan?" "Diyan ka nagkamali. Dahil kaming mga Ilocano ay mga manggagamot at hindi marunong umatras sa laban." "Mabuti naman. Ito ang kailangan mo, hindi ba?" "Oo, yan nga. Akin na yan. Kailangan yan ng kapatid ko. Alam kong sa bawat lumilipas na oras ay mas lalong naghihirap ang buhay ng kapatid ko. Ano bang nakain nyo? Ano bang pumasok sa isip nyo at bakit kailangan nyong ganunin yung kapatid ko?" "Simple lang. Yung kapatid mo pag nalalasing ay mayabang. Dapat lang sa kanya yun." "Kahit na, masyadong mababaw ang inyong mga dahilan. Akin na yan. Ibibigay ko sa ito kung matatalo mo ko. At pag natalo mo ko, sinisigurado ko sa iyo na yung iba pa naming mga kalahe ay hindi kahahayaan na makaalis sa lugar na ito." "Ah, ganun ba? Sige, kung yun lang ang tamang dahilan nyo, sige, handa akong lumaban ng patayan sa inyo, makuha ko lang yan." Matapos nun, nakita na lang ni Tari na sa paligid ay merong unti-unting lumalabas na mga tao. Nagpalit na rin sila ng mga anyo nung oras na ito. Kaya ang sabi noon ni Tari, "Teka, sino tong mga to? Bakit? Bakit may kasama kayong ibang aswang dito? Hindi ba dapat tayo lang ang may problema dito? Tayo lang ang dapat na lumutas nito? Anong ibig niyong sabihin?" Sumagot yung isa sa mga lalaki doon ang sabi nun. "Bakit? Ha? Hindi mo ba alam ang tradisyon ng mga aswang? Sa oras na isa sa amin ay galawin mo, lahat kami ay makakalaban mo." "Pero kahit na, hindi ka dapat makialam. Ano, gusto niyang mamatay? Ganun ba?" "Masyado mo yata kaming minamaliit. Ano bang pangalan mo?" "Ako si Ray, taga Pangasinan. Ikaw ah, wina-warningan kita. Kung inaakala mo na ganun ako kasimpleng manggagamot, dyan ka nagkamali. Kung hindi nyo alam, nakapatay na rin ako ng matataas na uri ng mga gabunan. Kaya binibigyan ko kayo ng babala. Umuwi na kayo at huwag kayong makisali sa gulo na to. Pakiusap." "Hindi! Hindi kami aalis. Gusto namin matikman ang sarap ng dugo ng mga Ilocano." "Yun lang ba? Napakababaw mo naman. Sa bagay, kayong mga aswang ay masyado kayong mga utuin." Ang hindi alam ng mga aswang na nakapaligid kay Tari nung oras na ito ay nakapag-usal na siya sa kanyang isipan, pambakod na puwersang espiritual upang hindi siya basta malapitan. Matapos nilang magpalitan ng salita, mabilis na sinugod si Tari ng isa sa mga aswang. Bago pa makalapit ang mga ito, mabilis din inundayan ni Tari ng suntok ng hangin yung lumalapit sa kanya na aswang. Nung tamaan ito sa pamamagitan ng hangin, mabilis itong bumulagta at napunta doon sa mga puno. Yung isa rito, sinugod din si Tari habang nakalabas ang mahahaba nitong kuko. Pero hindi siya nakalapit
dahil mabilis na bumira si Tari sa hangin at nung tamaan yung isang aswang na ito ay agad itong tumilapon sa malayo at tumama sa puno. Rinig na rinig ni Tari yung sigaw nito na aray at masakit nang dahil na rin siguro sa lakas ng pagsalpok niya sa puno. Habang yung matanda na may hawak ng gamot, nakatayo lang ito habang pinapanood sila. Ano pang ginagawa nyo? Sugurin nyo ang Ilocanong manggagamot! Wika ng matandang babae. Yung tatlo pa sa mga lalaking aswang, susugod na sana sila kay Tari nung bigla silang napahinto. Bakit? Anong problema? Sugurin nyo na yung dayong Ilocano! Tikman natin ang dugo niya kung masarap! Napahinto sila dahil ang ginawa ni Tari nung mga oras na ito. Yung kanyang medalyon ay inilagay niya sa kanyang kamao. Tapos akmang susugod yung mga aswang. Ano? Bakit kayo napahinto? Alam nyo kasi diba na pag tinamaan kayo nito, maghihiwalay ang mga katawan nyo. Lapit! Hinahamon ko kayo. Masyado mo kaming minamaliit. Kung akala mong nasisindak kami sa ginawa mo, diyan ka nagkakamali. Kung ganun, lumapit ka na at nang matanggal ko yung ulo mo sa katawan. Mabilis na sumugod yung isa kay Tari. Maniwala ka o hindi, Commander, tinamaan si Tari ng mahaba niyang kuko sa kanyang baraso. Pero hinayaan lang ito ni Tari na nakatarak doon. Dahil nung mga oras na ito, hawak ni Tari sa kanyang kaliwang kamay yung liig ng aswang. Magkalapit lang sila nung mga oras na ito at ang sabi ni Tari, "Sige, ibaon mo hanggat gusto mo. Ito ang tandaan mo. Tatanggalin ko yung ulo mo sa katawan mo." Ganon nga ang nangyari. Habang bumabaon yung kuko ng aswang, ito namang liig ng aswang ay pinilipit ni Tari, sabay binalian ito ng buto at hinatak ng napakalakas. Ginamitan ito ni Tari ng espiritual na lakas, kaya niya naihiwalay yung ulo ng aswang na yon sa kanyang katawan. Nung nakahiwalay na yung katawan nito, agad niya itong sinipa at yung ulo nun ay itinaas ni Tari. Ano? Heto na ang ulo ng inyong kasama. Lahat kayo ganito ang gagawin ko sa inyo sa oras na hindi mo ibigay sa akin yung lunas. Kung inaakala mo, Ray, na masisindak ako sa iyo, dyan ka nagkakamali. Wala akong pakialam dyan. Ano? Sugod na! Pagsugod ng iba pang mga aswang, ibinato ni Tari sa kanila yung ulo ng kasamahan nila. Nung masalo nila ito, agad silang lumuha at tila ba gustong gusto nilang gumante. Pag nahawakan kita, kakagatin kita sa liig, Ilocano! Sige, lapit! Mabilis na lumapit yung dalawa pa. Matapos nun, pinagtulungan siya ng mga ito. Yung kanilang mga naghahabaan na mga kuko, kung saan saan na lang ito tumama, pinababayaan lang ito ni Tari tila ba hindi niya iniinda yung mga tama sa kanya mula sa mga kuko ng aswang. Ang plano kasi nun ni Tari, kung sakaling babaon yung mga kuko nila sa likod at sa harap ni Tari, pababayaan niya lang ito tapos puputulan niya ng ulo yung isa sa mahahawakan niya. At ganun nga ang nangyari. Naputulan na naman ni Tari ng ulo yung isa sa mga aswang. Ano? Ikaw? Lapit! Lumapit ka na at tatanggalin ko rin yung ulo mo. Ikaw tanda. Ikaw lang naman ang kailangan ko rito eh. Dinadamay mo pa yung mga kapwa mo aswang. Teka sandali nga. Ayaw lumapit ng isa na to eh. Ako ang lalapit ngayon sa'yo tanda.
paglapit ni Tari dito, biglang nagmakaawa yung matanda na huwag siyang papatayin. Kaya yon nagawa ni Tari. Habang mabagal siya na naglalakad, umuusal si Tari ng mga iba't ibang klase ng orasyon pampabaliw dito sa mga aswang na ito. Wag! Parang awa mo na, wag! Gumaganon daw yung matanda hanggang sa sinabi ni Tari. Ano, mamili ka? Puputulan kita ng ulo? O ibibigay mo sa akin ngayon yung gamot na yan? Mabilis daw na ibinigay kay Tari yung gamot hanggang sa sinabi niya na aalis na ako at pag hindi gumaling yung kapatid ko rito, babalikan ko kayo. Yun yung mga sinabi ni Tari tapos umalis na. Habang naglalakad si Tari papauwi sa bahay ng kanyang kuya, dito niya nararamdaman yung mga sakit na tinamo niya mula sa mahahabang kuko ng mga aswang. May tumatagas din na dugo kay Tari nung oras na ito pero binabaliwala na lang niya dahil mas nangingibabaw sa kanya yung kaligtasan ng kanyang kapatid. Makalipas ng 2 oras na paglalakad, nakauwi na si Tari at nung makita niya yung kapatid niya, parang nagpapaalam na ito at mukhang hindi na niya makayanan yung sakit na nararamdaman niya. Kuya! Kuya! Ito na ako, kuya. Dala ko na yung gamot. Kuya! Mangiyak-ngiyak si Tari nung oras na ito. Ang alam niya kasi, yung kapatid niya ay mamamatay na. Napansin naman ng biyanan ni Tari yung mga tama nito sa katawan. Kuya, inumin mo to. Inumin mo, kuya. Mabilis niya itong ipinainom sa kuya niya nung mainom niya yun. Huminga raw ng malalim yung kuya niya, sabay pumikit ito. Ang alam noon ni Tari, natapos na ang buhay ng kanyang mahal na kapatid. Kuya Fred! Kuya! Anong nangyari sa iyo, kuya? Paulit-ulit tinatawag ni Tari yung pangalan ng kuya niya hanggang sa sinabi ng kanyang biyanan. Huwag kang mag-alala. Sa aking palagay ay ayos na ang kapatid mo. Nagpapahinga na lang siya. Pero kahit na tay, hindi ako mapalagay eh. Ano hubang nangyari nung wala ako? Kanina rin habang wala ka, ako muna ang umaalalay sa iyong kuya. Alam mo, ayoko sanang sabihin ang totoo pero hindi ko na rin kasi matiis eh. Matagal ko nang ipinangako sa sarili ko na ako ay magbabagong buhay na at kailangan ko nang kalimutan yung aking nasimulan. Ano pong ibig niyong sabihin, tay? Nung mga panahon na katulad mo ay bata-bata pa ako, ako ay gumagamot dito. Talaga po? Oo, totoo yun. Batid ko ang nangyari kay Fred na totoong nilalason siya ng mga aswang. Hindi siya niyanggaw kung hindi lason ang ginawa at gusto na nilang patayin ang aking manugang. Kung ganun ho, tatay, dapat ho sana binigyan nyo man lang ng kahit paanong lunas yung kapatid ko. Huwag kang mag-alala, Ray. Ganun nga ang ginawa ko. Kita mo, inabutan mo siya ng buhay. Ito ang tandaan mo, Ray, kung sakaling may masamang mangyari sa aking manugang, babalik na naman ako sa dati. Kung hindi mo lang naitatanong, Ray, ang aking mga karanasan noong araw, ay talagang marami na akong pinatay na mga aswang. Hindi lang dito sa Bicol, maging doon sa Mindanao. Veterano na ako pagdating sa mga ganyan. At kung gusto mong madagdagan pa ang iyong kakayahan sa espiritual, handa akong tulungan ka, Ray. Naging interesado si Tari sa sinasabi ng biyanan ng kanyang kapatid. Kinabukasan, bandang 4 ng madaling araw, tulog pa nito si Tari. Pero nagulat siya dahil yung kanyang kapatid ay ginigising siya. Ray, kapatid ko, Ray, gising na kapatid. Kuya Fred, ikaw ba yan, Kuya Fred? O Ray, ako to. Baon ka na, magkape na tayo.
Talaga ba, kuya? Nakakatuwa naman. Aray! Gumaganon si Tari dahil nung oras na ito ay tila ba dito palang tumatalab yung sakit na iniwan mula sa mga matutulis na kuko ng aswang. Nag-alala naman yung biyanan ng kapatid ni kuya na maaaring yung mga kuko nila ay merong lason. Ray, sa aking nakikita, yung kuko nila ay may lason. Halika, tumayo ka at bibigyan ko yan ng lunas. Sige po. Paglapit ni Tari sa biyanan ng kanyang kuya, meron itong pinitpit na dahon. Sa unang tingin ay aakalain mo lang ito na dahon ng ampalaya, pero hindi pala ito basta dahon. Matapos niyang pitpitin yun, nginuya ito ng matanda, sabay sabing, "Ano po?" Hindi ko po kayo maintindihan, ano po ibig niyong sabihin? Matapos nun ay iniluwa niya yung dahon, sabay sabing, "Ang sabi ko, Ray, ito ay itatapal ko sa mga sugat mo. Huwag kang mangdidiri, ah." Pasensya ka na, kailangan ko tong gawin para yung lason na yan ay hindi na kumalat sa katawan mo. Sige po. Matapos nun, itinapal nga ito sa bawat butas ng katawan ni Tari. "Ah, ay ko, masakit po." "Kaya mo yan, ikaw naman. Para ka namang hindi Ilocano yan eh. Ang mga Ilocano matatapang." Okay, una po sa lahat, humihingi po ako ng pasensya dahil nauutal po ako sa pagbasa nito. Sa totoo lang po, habang binabasa ko to, medyo naiinis ako dahil napakaingay sa paligid. Maya't maya ako lumalabas at sinasabihan ko yung mga batang maingay na huwag kayo maingay, doon kayo maglaro doon kasi nagre-record ako. Pero syempre, dahil nga po bata, mukhang hindi nila naiintindihan yung ginagawa ko. Kayo na pong bahala umintindi. At saka sa totoo lang, nawawala ako sa concentrate sa pagbabasa. Nawawala tuloy yung pagsasalita ko, nauutal tuloy eh. Yun lang po, at sabi po ng ating sender na si Kuya Gino, meron po itong part 2. Okay, ngayon po, pagka-upload po nito, magko-comment po ako agad doon. Tapos lahat po kayo mag-reply doon. Sana po ma-comment po ninyo, ay makita nyo po yung comment ko doon para mag-reply kayo. At yung magre-reply po dito, pakisabi na lang po na Commander, shoutout nyo po ako sa susunod na video. Okay po, yun lang po at maraming salamat po sa nagtulak po doon sa ating sender na si Kuya Gino tungkol po sa update dito kay Tari. Inuulit ko po, si Tari po ay nakahiga lang. Huwag po kayong mag-alala dahil ang sabi po sa akin ng sender natin na si Kuya Gino ay pag natapos ang mga istorya niya ay magsisend siya sa akin ng picture nila ni Tari para makita nyo naman po. Hindi ko lang po alam kung ano ba nangyari sa kanya, kung bakit siya nakahiga, kung ano ba ang sakit niya. Pero aalamin po natin yan. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo.